Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nadakip ng pulisya ang magkapatid na leader ng New People's Army o NPA at nahaharap sa patong-patong na kaso sa Buena Vista, Agusan del Norte. Kinilala ng Police Regional Office 13, Caraga, ang mga inaresto na sina Kim Mapoy alias Patrick, 28 years old, at Loreto Mapoy alias Arvin, 35 years old na kapwa residente ng Barangay Lower Olave. Si Kim ay nasa number one communist terrorist group priority target ng pulisya at may 19 na warrants of arrest sa kasong murder, arson at frustrated murder. Mas mababa ng 72% ang bilang ng krimen mula July hanggang September kaysa sa parehong period noong 2016 ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Iniulat din ng Philippine National Police o PNP noong Nobyembre na bumaba ang kaso ng 8 uri ng krimen sa 11 months ng 2022 kumpara sa parehong period ng nagdaang 3 taon. Ayon sa DILG, liban sa drug war ay patuloy ang laban kontra krimen sa bansa, kaya bumaba ang kaso ng pagnanakaw, pagpatay at panghahalay sa mga nagdaang buwan. Palalakasin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang road clearing operations sa Quezon City. Bahagi ito ng paghahanda ng naturang tanggapan sa nalalapit na Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival sa December 21. Nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa Traffic Engineering Center, Traffic Discipline Office at Sidewalk Clearing Operations Group ng lungsod kaugnay ng naturang okasyon. Kaugnay nito, inilabas na ang alternatibong ruta para sa mga motorista upang makaiwas sa masikip na daloy ng trapiko. Ang Parade of Stars, tampok ang iba't ibang floats ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2022, ay magsisimula sa Welcome Rotonda patungo sa Quezon City Memorial Circle. Halos 13 million pesos na halaga ng marijuana bricks ang nasabat sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Kalinga Provincial Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Kalinga sa Tulgao East, Tinglayan Probinsya ng Kalinga. Sa Oplan Akhilid, nakatanggap ng impormasyon ng otoridad sa kinaroroonan ng marijuana plants pero pagdating ng otoridad ay pawang na-harvest na ang mga ilegal na tanim. Agad namang sinunog ang naturang mga kontrabando. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music